So, babalik pa ba si Robbie? Tululung ako, nasa tugatog ako nun. Yun yung height ng karir mo? Oo. Wala na akong mailalabas. Ever since tumutulong ka na at madalas kang tumulong, madalas ka rin bang maabuso? Oo, siyempre. Kasama yun. Maraming ganun, pare. Were there times na nag-away kayo ni Mariel because parang sobrang generosity mo? Wala kang man lang tinira. Bakit? Wala. Pag gusto kang ikulong dito sa mundong to, pare. Walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang pera. Paano mo hinarap yung issue na nag-anak na babae? Siyempre, babae yung iyon, no? Tapos nag-iwalay sila ni... Gusto mo ba akong kaaway? Wala namang third party. Meron daw, no? Sinakta niya ng physical. Hindi ko sinakta niya ang bata niya. Huwag mong gagawin yun, pare. Puntahan tingin kita, Anjo. Isang malaking karangalan po para sa OGDS Channel ang makausap at makapuntahan ng aking kaibigan, ng aking kumpare. Siyempre, at nakasama ko siya sa sitcom, doon kami naging close. At naging success siya kung gaano ka laki ang nota ko. Sa CR kami nag-uusap. Sa CR, lahat ng tao sa labas ng CR, ano kaya ginagawa mo dalawang yun? Ang tagal yun. Robin Padilla. Binoy, hello! Oh, boy. Ayan, Diyos ko. Naalala ko yung pwedeng-pwede natin, di ba? Na naloloka sa akin si Robin kasi, iba na naman yung babaeng kasama mo. Oo nga, sabi ko, bumbira. Ito, idol ito eh. Tinanong ko nga siya eh. Sabi ko, ano ba yan? Cover mo lang ba yan? Ito, di ba? Sabi ko, pero totoo, aminin mo nga sa akin, cover mo lang ba yan? Di ba? Gusto mo sabihin ko yung... Ayo? Sinagot mo. Hindi, pare, malaki lang talaga titi ko. Sinagot niya. My God, lalabas ba yung direk? Hindi, kasi alam mo naman, idol lang kita. Oh, anyway, so doon kami naging mag-close ni Robin, kaya siya kasama yung... Kasama si Bong. Si tayong tatlo. Si Bong na ba? Oo, kami kaya... tatlo ang nanonon eh. Ang... Tapos comparing notes. Kaya si at totoo, si Bong hindi sa akin natututo ng pambababae. Todits. Wow. Sa kanya. Oo, tapos na magmano kayo sa akin. Totoo yan. Marami ko kayong hindi alam kay OG. Bago na ako, tol. Wow. Hindi. So, yun. Kaya inaanak ni Robin si Erin, yung aking panganay na 19 years old na. At alam mo, naalala ko pa, yung 2017, ewan ko kasama yata si Tita Bechay. Parang yung doktor mo na sa Delgado. Oh. Eh, nagka-ano tayo doon? Sabi mo sa akin, tol, anong ginagawa mo dito? Hindi, kasi nasa labor si Mrs. mga anak na. Hindi ko makakalimutan. Sino to? Sino Mrs. to? Ano may? Isa lang? You lie? Biro ka lang mga pare-pare ganyan. Hindi ba, ano, biro lang yun, ha? Baka kung ano yung isipin ni Mrs. pre. Hindi, kasi... Si Rob, o, diba, si... Tapos, sabi ko, nasa labor room si Mrs. Oh. Mga anak na, dun sa aming panglima. 2017 to eh. Tapos sabi mo sa akin, biglang meron ka nalang pina... Hindi ko alam, si Tita Betcha yata nagdala ng ano, pinabibigay ni Robin. Parang tulong mo, parang share mo lang doon sa gastos. Tulong, hindi mo naman kailangan ng kaya tulong. Kaya nga, share. Alam mo yung tipo. Alam, lambing sa pare. Kaya nga sabi ko, si Robin hindi talaga binabago ng panahon. Mula pa noon hanggang ngayon. Kaya diba sabi ko sa'yo, pag yung taping pa lang natin, sabi ko, ang dami-dami nang nakapila sa'yo. Sabi ko, Robin, hindi kaya ito makakaipon. Kasi ayaw mo na tol. Basta masaya tayo nakakatulong. Hindi, yun naman kasi ang ano, parang kinamulatan ko na. Oo, kasi hindi alam ng mga tao yun ha. Ito pang hindi nila alam tungkol sa'yo. Yung pinakuha mo sa akin yung shares mo sa ABS-CBN. Sabi ko sa'yo, kunin mo na yung shares mo, tol, kasi pwede nang kukunin. Magkano ba yan, tol? Sabi, 59,000. So, kinuha ko sa taas. Tapos parang cash yata yun. Sabi ko, ito na to. Hindi mo hinawakan. Sabi mo sa akin, hatiin mo yan sa dalawa, hati tayo. Sabi ko, hindi tol, meron din ako. Meron din ako share sa ABS-CBN. Hati tayo. Sabi ko, hindi, hati tayo. Kung ayaw mo, sa inaanak ko yan. Parang ganon. So, parang sabi ko, natuwa ako kasi, hindi dahil sa ano ah, sa pera na. Hindi mo naman kailangan ng pera eh. Hindi, kailangan ko ng pera nun. Kailangan mo pera nun? Hindi, 2000, ano pa naman yun. Siyempre, wala pa ako masyado. Pero,
Pero alam mo yung hindi naman nanghihingi. Hindi ka pa si Don Ogie no? Hindi naman ako nanghihingi, pero alam mo yung... Merong... Never ka nanghingi to. Oo, mga bata pa tayo, correct. Walang nangyaring ganun. Pero yung kusa, yung initiative from Robin Padilla, grabe. Sa lahat ng panahon nararamdaman. Kaya sabi ko sa iyo, makakaipon ka ba kung lagi mo na lang pinanimigay? Bakit ganun si Robin? Sa ipon, wala siguro ako ipon. Ang nangyari lang sa akin, syempre, malaki utang ko sa manager ko. Sa totoo lang. Kasi sila yung, pag may dumating na pera, nagtatapin na sila eh. Kasi kung sa akin mo lang ibibigay yung pera, ubus yan. Ubus nga. Ubus wala. Kasi mula nung nakulong ako tol, doon ko nalaman na walang value ang pera. Bakit? Wala ako. Pag gusto kang ikulong dito sa mundong to, pare. Walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang pera. Bakit ganun ang paniniwala mo? Eh, isipin mo, ikululong ako, nasa tugatog ako ng... Yun yung height ng karir mo? Oo. Banda ng biba para bayaran lahat ng kung sino. Pero wala, na-shoot pa rin ako. Pagdating sa loob, talagang, wala pa lang magagawa ang kasikatan. Wala magagawa ang pera. Kaya naisip ko na nung nakabalik na ako, hindi ko to kailangan itago. Kasi pag tinago mo to, wala din mo pupuntahan. So, totoo lang, pare, kung wala akong management, walang may iwan sa akin. Kasi sa akin, pagdating ng pera, pare, hati-hati na yan. Air mats, kapatid. Buti nga, napangasawa ko pa si Maril. Kasi kahit paano, meron lang. Kasi nung hindi ko pa asawa si Maril, sa foundation lahat pumupunta yan. Kaya nga, dyan meron kami pabahay. Oo nga, kasi ako saksi mismo. May simenteryo kami na napagawa tayo. Oo, may napagawa tayong simenteryo para sa mga Muslim. Talagang doon pumupunta ang pera. So meron ka ng accountant ngayon sa katauhan ni Mariel. Oo, kasi sila na yung, kumbaga, parang pag may pera, oh ito, para sa mga bata na to. Dati wala ako nun. Kamot na yung pera. Pag na may perang sobra, gawa tayong pelikula para may pera yung mga stuntman, may pera yung mga kaibigan natin direkto. Tawa ng Diyos, wala namang kumita doon sa ginawa namin pelikula. At tumatawa ka na lang ng ganyan, di ba? Nagkatrabaho yung mga ilang tao. Ilang milyon yun, ha? Ilang milyon yung nalaga sa'yo. Anong pelikula to? Ama, ina, anak, alab ng lahi, Bonifacio. Ganda naman sila. Si Robin ba, hindi ka na muna gagawa ngayon? Siyempre, ilan na yung medyo, kumbaga, hindi nag-box office? Marami na. Kaya nga, so babalik pa ba si Robin? Ang problema kasi, ang daming gustong gumawa. Pag pinadadala sa amin yung script, nagawa ko na yun po. Ang mentalidad kasi dito sa Pilipinas, hindi lang wala naman ako against. Ang mentalidad, laging gusto yung kikita. Ayaw gumawa ng iba naman. Pag sinabing, gawa tayong pelikula, pag binasa mo, gawa ko na ito ah. Wala na akong mailalabas. Sa isang artista kasi, dalawa kasi ang artista tol eh. Dalawang klase yan eh. May bread tripper. Ito na yung kabuhayan. Pera-pera. Pera-pera. Meron naman yung... Passionista, passion lang. Nandun na ako sa passion tol. Gusto ko yung ginagawa ko, gusto kong gawin. Pareho tayo. Oo, di ba? Yung, di mo ako bayaran. Ay, hindi naman tayo pareho dyan, no? Pareho kayong sagot, ha? Oo. May pamilya naman. Sa bagay may pamilya ka rin. Kaya lang happiness mo yan. Happiness kong bayaran ako sa pinagtrabahoan ko. Pag libre, hindi ka conscious. Talaga nagagawa mo yung gusto mo. Kasi wala... Kasi pag libre, sasabihin sa'yo, bahala ka na eh. Sige po, bahala ka na. Ang sarap nun, tol. Pag sinabi sa akin, bahala na ako. Ah, wow! Talagang hindi na ako nakakatulog nun. Talagang dire-diretso yung... Excited ka na, ano, yung, gawin. Parang yung commercial namin na ginagawa ngayon. So yung commercial na yun, libre? Yun nga yung pinamigay namin nung Ramadan. Hindi naman libre. Binayaran ako, pinamigay lang na. Hindi ba nawi-weirdohan sa'yo yung iba na dapat ipon mo na yon, dapat para na yon sa pamilya mo, pero pinamimigay mo pa din? Parang ang iniisip mo agad yung pagbibigyan, hindi yung para sa sarili mo at sa pamilya mo. Okay naman kasi, si Mariel okay naman. Si Ermats okay naman. Kasi yung sobra, masama yun. Ang dami taong nagugutom tol. Katulad, halimbawa, may kinuha kami ng pamersya, yung pinamigay namin ng Ramadan. Hindi na dumaan sa amin yun. Pagkabayad sa amin yun, bigay na namin sa mga Muslim. Nagpa-contest na ako. Talaga? Oo. Kasi hindi man ako nangihinayang dun. Wala naman akong ano dun. Talagang masaya pa ako nun. Kasi papasalamat pa nga ako dun sa commercial na yun. Eh, kasi eksakto yung dating niya. Kasi kung di siya dumating, mauubos yung savings. Kasi
yung mga anak ko, ito totoo to, kahit tanong mo si Mariel, nakaplano kami dyan sa mga batang yan, gusto ko Harvard. Totoo to. Totoo nga. Kasi, oh, mga US citizen naman kasi yung mga anak ko kayo. Gusto kong maging fair. Kasi lahat naman ng anak ko, pinag-aral ko sa abroad. Anak ni Lisel, lahat yan nag-aral sa abroad. Sila Kylie, sila Queenie. Yung isa, nag-aaral pa hanggang ngayon. Yung dalawa, si Camille, saka si Sherilyn. Yung pangarap ko sa mga anak ko, mag-aaral sa malaking, kilalang eskwelahan. Pero nung dumating yung pandemic, wala na yun. Winidraw ko lahat yung pera nun. Pinamigay ko sa nitong pandemic. Binigay ko sa mga tao. Yung ABS niya, binigyan akong pera niya, pinimigay namin, binili namin bigas. Talaga? Oo. Kasi, saan mo ladalin yung tol? Yung iba namang iisipin nun eh. Naku, ang dami naming pwedeng pagdala niya. Ikaw, hindi mo alam kung saan mo dadalin? Naku, akala lang nila yun. Alam mo yung mga nagsasabi niya? Yan yung mga taong, ganyan kasi ang mentalidad ng tao tol eh. Kapag hindi mo panahawakan, madami kang sanasabi. Eh ako, pag nandyan na yan, tatago ko yan. Hindi ho. Pag dumating ka sa punto na hawak mo na yan, gusto mo nang bitawan yan. Kasi ang laking kasalanan nun. Mag-iisip ka na yan pag hawak mo na eh. Kutsa, isa ka lang tao dahil mong pera. Ang gagawin mo dyan? Okay ka nang okay naman ng nanay ko. Kumakain naman siya ng tatlong, hindi pa nga, limang beses pa nga sa isang araw. Ganon din naman ng asawa ko. Nagnegosyo pa siya ngayon. Ang ganda ng negosyo niya na pagkain. Ang sinasabi ko lang naman, yung sobra. Aanin mo yung sobra. Sobra nga eh. Salita pa lang, sobra na eh. Diba? Yung sobra, kumbaga sa tubig, pag umapaw na, pamigay mo na kaysa tumapon. Aantayin mo bang umapaw? So, hindi mo inisip yung sobra for the future? 51 na ako, pare. Ano pa ba ang future na? Hindi sa future mo, sa future ng family mo, mga anak mo. Okay na sila. Sabi ko nga siya, di ba? Tanggalin na natin yung Harvard. Pwede na sila sa UP. Kapag aral nga sa Harvard yung mga anak mo, pusa, namatay naman yung kapitbahay mo sa gundo. Anong mo yung Harvard? Di ba? Yun naman, yun ang ano ko, yun ang prinsipyo ko. Laging, yeah, lagi yung sinasabi yan kay Bossing, kay Mariel. Kasi minsan umaangal sila eh. Were there times na nag-away kayo ni Mariel because parang, sobrang generosity mo? Hindi naman away. Parang ano lang siya, parang nagugulat lang siya. Kasi minsan buo eh. Wala ka man lang tinira. Oh. Parang yung huli, yung commercial nga namin, wala man lang akong tinira para sa akin. Wala eh. I-explain ko naman sa kanya lagi. Sabi ko, kung nakita ko naman kailangan natin, ba't ko naman pamigay? Hindi ba natin kailangan eh? Di ba may logic yung tol eh? Pag may dumating sa yung isang bagay na hindi mo naman kailangan sa oras na yon, hindi para sa'yo yun. Dumaan lang sa'yo. Ikaw lang maghahatid sa iba. Ikaw lang ang maghahatid sa iba, pare. Ang daming ganun dumadating sa atin. Okay ka naman. Kasi minsan sabihin sa akin, pare, ba't di ka bumili ng bagong kotse? Bakit ang bibili ng kotse yung kapitbahay ko? Kutsa, mamatay-matay sa buto. Makita mo ako, ang ganda ng kotse ko. Parang walang logic, di ba? Parang, kahit saan mo tingnan, walang logic yun, pare. Bagong-bagong kotse mo, yabang-yabang mo dyan. Kutsa na, pagdaan mo dun sa kapitbahay mo, tulala yung kapitbahay mo. So, madalas kang tumulong, ever since tumutulong ka na at madalas kang tumulong, madalas ka rin bang maabuso? Oo, siyempre. Kasama yun. Actually, so, paano mo siya tulong, hindi naman siya actually, hindi ko siya tinitingnan na tulong sa iba yun eh. Tulong sa akin yun. Sarili ko tinutulungan ko dun. Pagka nagbibigay ka ng pera o kahit ano sa kapitbahay mo. Puso mo pinapasaya mo? Ang sarap nun, pare. Ang sarap ng feeling. Napakasarap ng feeling nun. Cured ka. Kung ano man siguro yung mga sakit-sakit mo dyan na ano, merong nabibigay na relief yun. Yun ang pakiramdam ko lang. Napakasarap. Siguro yung abuso, kasama na sa nature ng tao yan, pare. Bawa, binigyan mo ng 10 piso. Kutsa, gusto nung bukas, dalawang 20 peso. Binigyan mo ng 20 pesos, gusto nung, bigyan mo. Maraming ganun, pare. Paano ka nakikipag-negotiate sa ganun? Yung parang feeling mo, inaabuso ka na. So, paano mo sila inaarap? Dinediretso ko yun. Dinediretso ko yun. Kasi mga isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Apat na beses, dediretsahin ko na yun. Papadalan ko ng listahan yun. Bawa, sa text. Marami yun eh. Pang-apat na beses, ako hanggang tatlo lang kasi ako eh. Pang-apat na beses, padadala ko na ng listahan yun. Ano? Yan lahat ang tinutulungan ko. Kung gusto mo, bumalik ka dito sa numero na to. Hindi ka pwedeng laging nandito sa taas. Naiintindihan naman nila. Tumatahimik na yun. Misa, papadala ko ng litrato. Misa, Facebook, makakakita ka dyan eh. Mga bata na lumaki yung ulo. May hidrocephalus. Yun ang papadala ko. Pare ko, unahin ko muna to. Kasi sa'yo, pabigyan na kita eh. Di mga gano'n. Kasi minsan, didiretsahin mo rin. Kasi minsan, parang asawa mo na eh. Teka,
Hindi naman kita asawa, pero parang gusto mo. Asawa na kita. Parang gano'n. Ang pagtulong, hindi katamaran, tol. Ang pagtulong sa tao, para makabango ka. Hindi yung nakahiga ka lang. Kasi ang daming tao, ang gusto, humiga na lang. Puro sad story na lang. Hindi naman gano'n ang pagtulong, pare. Walang logic yun. Wala ka bang anak na nakaaway, na nasumbatan ka? Dahil wala. Nakalimutan mo siya or meron kang hindi nagawa para sa kanya? Baka ito palang dalawa. Kasi yung iba, spoiled yun eh. Spoiled yun. Mga yun eh. Sila, kumbaga, kung ikukumpara nila Kylie, nila Queenie, nila Ali, nila Sherilyn, Gamil, walang yun. Comparison. Ilan ba anak mo lahat? Pito. Pito. Lumaki yan sa abroad lahat, tol. Oo nga eh. Yun ang inaano ko dito sa dalawang anak ko, nakawawa naman, tinamaan pa ng pandemic, nakakulong na sa bahay pa. Oo nga eh. Kawawa. Pero yung mga anak mong iba, si Ali, nagkaroon ng ADHD yun. Ha? Ako pare, makulit na bata yun. O, pero dahil nasa Australia siya, tanggal. Pinatakbo ko ng pinatakbo sa dagat eh. Takbo! O, di tanggal ng kulitan. Oh. Stage-stage naman kasi yun. Yung kanya naman, hindi naman yung... Yung hindi lang makapokus. O, di sa Australia, tanggal. Pero, kumusta si Robin bilang lolo? Ah, yun, medyo malaki pa. Malaki ang pagkukulang ko dyan. Bakit? Eh, una-una, hindi ko pa alam paano maging lolo. Hindi ko pa alam yung dynamics niyan. Tapos, lumaki yung mga apo ko sa mga tatay nila. Tapos, may pandemic. Diba? Medyo hindi ko pa alam yung ano na yan. Ang ganun lang, formal. Iba ba yung pakaramdam na kapiling mo yung apo mo? Kasi sinasabi nila, mas malaki ang tubo kaysa sa puhunan. Siguro, ang kaibahan lang ng anak sa apo, ang apo, pagka pagod ka na, pwede mo nang iwan doon sa magulang. Mm-hmm. Pagka anak mo kasi, hindi pwede, kahit pagod ka na. Di ba? Eh yung apo, oh apo! Laro-laro kayo ng konti. Tapos pagtapos ka na, soli mo na doon sa... Ano. Pero sa akin, hindi ko pa sa... Ano man, siguro pag lumaki-laki pa, wala akong alam na bonding sa apo ko. Ano bang, hindi ko alam. Siguro, pagka lumaki-laki na ng konti si Alas, turuan natin ng boxing. Pero sa ngayon, wala pa. Minsan nga, nakita ko si Alas, sinagasaan yung... sinagasaan yung kapatid. Yung pa. Oh. Dito, naglalaro sila. Kinausap ko yung maliit eh. Sabi ko kay Kylie, huwag mong pagalitan. Ganyan talaga. Mga lalaki yan eh. Huwag mong palakihin yan ng baby. Wala mo siya. Ganun talaga. Pag mas matanda yung isa, kakantiin yan. Hindi mo pwedeng... Kinanti ng konti. Pakagalitan mo na yung mas matanda. Ayaw mo lang. Yung mga ganun, siyempre may conflict. Di ba? Kasi gusto nung nanay, pagalitan si Alas eh. Kasi huwag. Doon ako eh. Nakinig naman si, ano. Mm-mm. Paano mo hinarap, ano, Rob, yung issue na anak Iwalay? Na babae. Siyempre babae yung iyo, no? Tapos nag-iwalay sila ni... Wala. Aljo. Una, wala sinasabi yung anak ko. Kasi yun naman, noong pa, lagi kong tinatanong si Kylie, argabyado ka ba? Oo. Hindi naman ano daw. Sagot? Okay lang ako pa. Eto, yun mo tinanong ko din siya uli. Anak, argabyado ka ba? Hindi pa. Ako ang nakipag-ibulay. Wala naman papel ng tatay doon. Ako ha, kung sabihin. Hindi ka dapat makialam. Kahit nga sa away ng mag-asawa yun, may mga anak pa. So, masakit siyempre sa akin. Siyempre. Babae yung iyo. Tsaka sa akin ang remembrance eh. Naiwan sa mga yung mga apo na sa nanay. Mm-mm. Pero hindi yun ano. Hindi issue sa'yo? Hindi issue sa akin. Importante na sa'yo yung anak mo? Oo, mga apo ko. Tsaka siyempre, walang sakitan ng physical. Ako yun lang naman ang sinabi ko kay Aljur. Kasi tumatawag si Aljur sa akin. Hindi ko sinasagot. Minessage ko lang siya. Sabi ko, isa lang ang gusto ko. Tumigil kayo sa social media. Nakakahiya yan. Yung nag-aaway sila ng... social media. Tumigil kayo dyan. Wala akong ano dyan. Problema nyo yan. Isipin nyo yung mga anak nyo. Kasi baduy na baduy ako dun sa... Sagutan sa social media. Social media. Ang old school mo ah. Hindi para sa akin lang. Balang araw, makikita na mga anak niya. Kasi dapat sa akin ah, ang dalawang mag-asawa na hindi na nagkasundo, hindi kayo dapat maghiwalay ng mag-aawa. Bakit? Nagmahalan naman kayo. Nasarapan naman kayo pareho. Bakit kayo kailangan mag-away? Dahil ang dahilan.
dahil nagtaksil yung isa, dahil yung tao ka. Mangyayari at mangyayari yan. Hindi yung pwedeng hindi mangyayari. Kalokohan ang hindi mangyayari. Lalo na sa showbiz tayo. So, si Kylie yung ano, nakipag-iwalay since tinanong mo siya? Tinanong ko siya ito, siyempre. Ang mga unang tinanong ko siya, sinaktan ka ba? Yun ang mga unang tanong. Tatay ka eh. Yun lang naman. Doon lang naman tayo papasok. Diba? Kapag nasaktan ng anak mo. Eh wala naman. Mabait naman din si Aljur. Doon sa panig ni Aljur, meron bang paglapit sa'yo na baka pwede namin maayos, ganyan? Bababaduyan ako noon. Hindi uso sa'yo yun? Dalawa lang ang pwedeng mag-ayos niyan, si Kylie lang at si hindi ikaw ang pwede nang, huwag akong lapitan mo, ganon. Dumiretso ka doon sa anak ko. Sa akin ha, opinion ko, baduy sa akin yun. wala tayong ano dyan eh. Sa akin ha, pag nilapitan mo ako siya ganon, titingnan lang kita. Walang pwedeng umayos niyan, kundi yung dalawa. Kasi makikialam tayo, pipilitin natin yung dalawa. Magsasama ngayon yung dalawa dahil sa atin. Eh kung magka-physicalan yan, sino ngayon ang aaway pagkatapos niya? Tayong dalawa na. Gusto mo ba akong kaaway? Yun lang naman yun. Hindi, kasi ayoko nun. Ayoko maging magkaaway tayo. Yun lang naman yung point ko. Kasi sila lang mag-aayos niyan to. Diba? Ako, cool akong tatay to eh. Cool ako. Wala namang third party. Meron daw eh. Ano ba yun? Imposible yan ba yun? Hindi, imposible yan. Yung sinasabi ko kay Kylie, na lalaki yan. So, naintindihan mo yung lalaki? Natural! Sino maintindihan ko? Eh, lalaki ko. At nangyari din sa iyan? Nga, ilang beses. Oo, hindi yan yun. Kaya lang, hindi na uso yung mga martir na yun. Tanggapin natin. No? Okay. Wala na tayo to. Kasi ako, yun ang unang-una sinabi ko kay Kylie. No? Usap kami. Sabi ko, lalaki ang asawa mo. Pasalamat ka nga, alam mo, lalaki. Wala, hindi daw niya kaya. Okay. Hindi kasi naman ako yung tipo na magiging abogado mo ako. Ah, hindi naman. Anak ko yun eh. Ang alam mo, magiging abogado mo pa ako. Kagaguhan yun. Pero nag-sorry naman yung lalaki sa'yo. Ah, wala. Hindi na kailangan. Patuloy nun, pare. Parang dirin-dirin na si Robert. Ang old school mo. Hindi naman. Mag-sorry ka kung sinaktan niya ng physical. Kasi iba yun. Puntahan tingin kita, Adjo. Punta mong gagawin sa anak ko yun. Tangina. Hindi ko sinaktan niyang bata niya. Huwag mong gagawin yun, pare. Pero yung mga ganyang bababa, natatawa pa ako dyan. Yan ba sinabi mo kay Kylie? Oo! Na naiintindihan mo siya? Oo! Wala, tol. Cool ako doon. Cool ako doon. Saka sa panahon ngayon, huwag tayong maglukuhan, pare. Panahon ngayon, hindi ako naniniwala na mayroong lalaking makakatanggi sa tukso. So, okay sila? Nag-split sila na okay? Hindi? Mukha naman kasi nung Father's Day, nandun yung mga bata, mag-uusap naman sila. Wala nang love? Imposibleng wala yan. Meron pa. So, pag meron pang love, pwede pang maayos? Sana! Ayun ang hiling mo. Kasi para sa mga bata, mga anak nila, di ba? At sana huwag nilang patagalin kung magbabalikan man sila. Kagad. Kasi pag tumagal yan, masyado ng maraming mangyayari. Pwede ganyan attitude diba? Mo? Dapat naman ganun eh, di ba? Parang cool lang tayo dapat. Cool lang. Okay ka. Hindi, totoo lang to. Kaya nga. Kasi ako, yung mga father-in-law ko din naman, cool din eh. Wala din drama. Sobra na tayo sa drama to. Pero hindi humiling si Kylie, pakausapin mo nga si Aljo. Ah, hindi din ako papayag. Pag sinabi sa akin ni Kylie ka, ano sasabihin ko dun sa kay Aljo? Gago ka, ba't ka ng babae? Dahil sasabihin sa akin ni Aljo, ba't kayo pati ba kayo ng babae? Sa'yo ako masagot nun. Ayaw mo marinig yun? Ayoko. Kakahiya ako dun. Hindi, nakakatuwa. At least, di ba, nasa iyo yung anak mo, tsaka yung... Oo, tsaka ikaw yung physical na lang yan. Tinantahan yung anak mo. Okay na yun. Oo. Walang physical. Mm-hmm. Yan ang iwasan natin. Huwag dadating sa ganun. Hangit. Mm-hmm. Hindi mo ba yung dinadala sa bahay? Yung iniisip sila, parang hindi ko pa yata lahat natulungan na. Ah, di lagi, ganun. Pelikula kasi yan eh. Marawi na movie. Hindi natuloy. Samaan ang loob ko doon. Parang nag-depress ako doon. Karoon ako ng depression doon. Paano mo natitake ang mga bashers? Wala, hindi ko niintindi yung mga bashers. Yung mga hindi nakilala. Anong nagtulak sa'yo? Bakit ka pumunta ng West Philippine Sea?
Number one, gusto kong makita yung totoo. Kung ano ba talaga ang sitwasyon doon. Ano ba talaga? At napanggit po si Bibi, kumusta na ang relasyon niya naman? Kamagalit sa amin, di ba? Ang kami nasa laging ano lang kami, nasa labas lang. Kung sino ka, hindi kami makapasok sa iyo.